Ito guys, ito ay galing sa puno ng nyog, cocolumber. Pinutol yan dito. Namatay na kasi yan yung nyog na yan, yung puno ng nyog. So ang ginawa, pinakat na namin, so naging cocolumber siya. So ayan ang cocolumber guys. Ayan. So ngayon ito, pwede itong gawing ano, sa pataba. Kokopit. Kokopit na rin yan kasi galing din sa nyog. Ayan guys, oh. Magandang pataba yan. Diba? So ayan yung cocolumber. Kaya sabi nila maraming paggagamitan ng nyog. So, isa yan guys sa mga gamit niya. Pwede siyang gawing kahoy. So, ayan. Natabas na nila yan. Bale. So, ayan ang pinagtabasan niya. Isang puno ng nyog dito. Na, ano na, yun nga, namatay na siya. So, kaya nakat na siya. So, ito pa oh. Yan pala, no? Maganda rin, di ba guys? Ngayon, may pinapagawa kami na kulungan ng ating mga pig or piggery. So, yun palang yung pinaka, ano, tangke na paglalagyan ng pupo ng, ano, ng ating mga aalagang o baboy. So ito yung ginawa nilang pinaka septic tank. So malalim yan guys, yan ang tinatungan nila ng kawayan. Ayan, bubuhusan nila yan. So yan ang pinaka takip niya. So ayan guys, so dito ngayon yung mga anganak na baka, dito sila ilalagay. Actually, itong buong ano na to, dati, dito nakalagay yung ating mga baka. Pero ngayon, nasa labas muna sila. At hindi muna sila kinulong para. Kasi marami pang damo sa labas. Mas mainam yung nasa labas sila dahil nakakakain sila ng mas maraming damo. So nga, ito yung bagong gawa naman ngayon. Bagong harang na magiging kulungan ng ating baka. Dahil mag-aanakan nga, magkaka-anak sila. So, dito yung magiging hulungan ng ating mga bisiro. Magiging bisiro. So, ayan guys. Maluwang siya. Hanggang doon. So, heto rin. Ang ginamit dito, kawayan din. Galing dito sa farm yung mga kawayan na yan guys. Kasi marami nga kaming mga tanim na kawayan dito sa farm. Alis nakapalibot kami ng kawayan. Ayan, no? So, ayan. So, hindi kami bumibili ng mga kawayan. Puro mga tanim lang dito. So, dito yung magiging ano ulit ng mga baka. Dito sila ilalagay pagka nanganak na yung ating mga inahin at saka mga ating mga guya o bisiro. Ibabalik. So, yun yung dating may bubong na yung mga baka natin nakalagay dati. Kung kayo ay nanonood sa aking vlog, mapapansin nyo yung ating dating kulungan. E dito yung ating mga baka. So, ngayon ang gagawin namin, magkakaroon kami ng extension sa piggery na ang ilalagay lahat dito mga inahin. Or dito magkakaroon ng dito mga nganak yung ating mga baka. So, sa ngayon, ginagawa pa lang, guys. Ayan. So, ito. Dati nakabakod ito, eh. So, ngayon. Ayan. Doon banda yung gagawin na piggery. Kaya, nandun yung septic tank, guys. Thank you.
ngayon, ito na yung aking mga tanim na mga gulay, ang ating mga pechay. Ayan, ito hindi masyadong maganda yung tubo nito. Pero ito, ayan, malapit nang i-harvest. Yung gawi doon, nag-harvest na ako. Ngayon, ito for harvest na rin to, pwede na rin. So, hindi namin sila binibenta, kumbaga, niluluto lang namin sila. Ito, naubos na. So, magtatanim ulit ako ng bago dito. Ayan, kanina, inumpisahan ko na, kaya lang, medyo na-late na ako, kaya hindi ko na itanim lahat. So, ayan, naubos na to, dahil niluto namin. So, ayan. Tapos dito may bago akong tanim na talong. Kaninang umaga ko lang yan tinanim, guys, yung mga talong. Ito na yung ating mga sili. Malalaki na sila. Ayan. Sili. Tapos yung ating mga talong. Medyo maingay. Pasensya na. Sumabay. Ayan, puro sili yan. Yung mga tinanim kong sili noon. Tapos ito yung ating mga talong. Ayan. Ayan yung mga ating mga talong. Medyo malalaki na sila. Hintayin na lang nating mamunga. Tapos, eto rin yung aking mga tanim na sili. Malalaki na rin, guys. Ayan, oh. Siling pansinigang yan. Or siling haba. Nasa isang video ko. Ito yung aking pandilig, guys. Nilagyan ko siya ng molasses ang nilagay ko. O pulot. Ginagawa akong pandilig, guys. Bali, parang isang tasa sa isang, ano, isang tasa ang nilagay ko sa isang drum. Ayun, ganun kadami. Para tumaba itong ating mga halaman. So, ayan. Yan ang aking mga tanim na talong. Medyo may mga nagbubutas. Mga insekto. Ayan, mga sili. Medyo maingay lang, guys. Pasensya na. Yan. Dinidilig ko para tumaba. Molasses, guys. Yung molasses na yan, yan yung ano, pinapainom sa baka. Inahalo din sa tubig nila. Kaya meron kaming ganyan. Pero ako, pinandidilig ko na lang muna. Para tumaba. Ito yung mga talong. Tanim kong talong yan, guys. So, ito pa yung mga punla ko na talong. Hindi ko pa natapos na itanim. Baka bukas. Saka ako na itatanim. So, ayan. Yan lang, guys. Ang ating mga tanim. Ayan. Tapos ito, may mga pechay din dito. Ayan, o. Mga bago yan. So, yun yung ating mga sili. So, yun lang, guys. Hapon na kasi ngayon, kaya magandang magdilig. So, yan. Ito yung isa na nilalagay na dito. 9 months na yun siya niya. So, malapit na siyang manganak. Ayan. Marami kasing damo dito, kaya yan. Ito siya nilalagay. Dalawa sila. Ito yung isa. Tapos ng kain nila, ano? Ayan, o. Oh. Ang damo, eh. Ayan. Punta tayo dun sa isa. So, ito yung isang baka namin na days na lang ang inihintay at manganganak na. Ayan, o. Oh. Sarap ng kain nila ng damo. Marami kasi dito ngayon. Kaya hindi namin ito tinatanggal. So, yan yung isang mga anak. Mas mauuna tong isa na to. Yan din yung isa na yun na nandoon. Yung kanina. Yung iba wala pa dito. Nasa kabilang, ano, kabilang ilog pa sila. So, ito pa lang nilagay nila dito kasi sila yung unang mga anak.